Bakit nagbabarina ang China 19,000 metrong malalim na butas sa Earth crust? Sinimula na ng mga Chinese scientist na mag-drill ng 10,000 metro to or 32,808 feet na butas sa crust ng Earth. Habang ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay nag-explore ng mga bagong hangganan hindi lang sa itaas kundi sa ibaba ng planeta. Sinimula na ng China ang pagbabarina upang lumikha ng magiging pinakamalalim na borehole na naitayo sa bansa. Nagsimula ang pagbabarina sa mayaman sa langis na Tarim Basin sa hilagang kanlurang rehiyon ng Xinjiang ng China noong Martes, iniulat ng opisyal na Xinhua News Agency. Nagsimula ang operasyon 11:46 ng umaga noong Martes. Ang pagtatayo ng borehole ay isang landmark na kaganapan sa deep earth exploration ng China na nagbibigay sa bansa ng hindi pa nagagawang pagkakataon na pag-aralan ang mga lugar sa ilalim ng earth. Ang borehole ay itinayo sa hinterland ng Taklimakan Desert na siyang pinakamalaking disyerto ng China. Mas maaga noong Martes ng umaga sa unang pagkakataon, ang sibilyang astronaut ng China ay pinadala sa kalawakan mula sa Gobi Desert. Makitid na siya upang maabot ang Cretaceous System sa crust ng Earth. Ang makitid na shaft na itinayo sa loob ng lupa na may mga drill bits at drill pipe na tumitimbang ng higit sa 2,000 tonelada ay aabot sa Cretaceous System sa crust ng Earth. Pagkatapos tumagos sa higit sa 10 layers ng mga bato o continental strata ayon sa ulat. Ang Cretaceous System ng Earth ay nagtatampok ng bato na itinayo noong mga 145 milyong taon. Ang teknikal na eksperto na si Wang Kunxing na kamakailan ay sumali sa operasyon ay nagsabi na ang pagbabarina ng isang borehole na higit sa 10,000 metro ang lalim ay isang matapang hakbang upang tuklasin ang hindi kilalang teritoryo ng Earth at pagbutihin ang mga hangganan ng pag-unawa ng tao. Kahirapan sa paggawa ng isang proyekto sa pagbabarina ay maihahambing sa isang malaking truck na nagmamaniho sa dalawang manipis na bakal na kable. Sabi ni San Jinxing, isang siyentipiko sa Chinese Academy of Engineering, habang nakikipag-usap sa Xinhua, ang Tarim Basin kung saan itinatayo ang borehole ay isa sa pinakamahirap na lugar na galugarin dahil sa hindi maganda na kapaligiran sa lupa na sinamahan ng komplikadong mga kondisyon sa ilalim ng lupa. Habang nakikipag-usap sa mga nangungunang siyentipiko ng bansa, noong 2021 tumawag si Pangulong Xi Jinping sa kanyang talumpati para sa karagdagang pag-unlad sa deep earth exploration. Ang ganitong mga pag-alugad ay nakakatulong na matukoy ang mga mapagkukunan ng mineral at enerhiya at masuri ang mga panganib ng mga sakuna sa kapaligiran tulad ng pagsabog ng bulkan at lindol. Ang pinakamalalim na butas na ginawa ng tao sa Earth ay ang Russian Kula Super Deep Borehole na na-drill sa loob ng 20 years upang maabot ang lalim na 12,263 metro or 40,230 feet noong 1989. Ayon sa ulat ng BBC, napakalalim ng Kula Super Deep Borehole na sinasabi ng mga lokal na naririnig nila ang mga daing ng mga kaluluwang pinahihirapan sa impyerno. Ang operasyon ay kailangang ihinto noong 1992 nang ang temperatura ay umabot sa 180 degrees Celsius or 356 Fahrenheit na doble sa hinulaang mercury sa ilalim niyon. Ang laboratorio ay isinara makalipas ang 3 taon dahil sa pagbagsak ng Soviet Union at kakulangan ng pondo para sa naturang mga programa sa paggalugad.
sinimulan ng Amerikano ang Project Mohol noong unang bahagi ng 1960s na mailayuning mag-drill sa crust ng Earth upang maabot at imbestigahan ang mantle. Hinukay nila ang sahig ng karagatang Pasipiko malapit sa Guadalupe, Mexico. Gayunpaman, pagkatapos umabot sa 183 metros sa ibaba ng seafloor, nakansila ang proyekto dahil sa pagtaas ng mga gastos. Sinubukan din ng Germany ang pagalugad ng Earth noong 1990 gamit ang German Continental Deep Drilling Program or KTV sa Bavaria, na umabot sa lalim na 9 na kilometro. Ang proyektong ito ay tuluyang isinara. Sa mga salita ng Ollie Harms ng International Continental Scientific Drilling Program, ang pagpapatuloy ng mga ekspedisyong ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Sa huli, ito ay talagang isyo sa gastos. Ang mga ekspedisyon na ito ay napakamahal at sa makatwid ay mahirap ulitin. Maaari silang maggastos ng daan-daang milyong euros at isang maliit na porsyento lamang ang aktwal na para sa mga agham sa lupa. Ang iba ay para sa pagpapaunlad ng teknolohiya at siyempre, operations. Ang araw kung kailan ang lahat ng mga hadlang nito ay nalampasan at ang sangkatauhan sa kalaunan ay maaaring galugarin ang mantle ng Earth, ay tila malayo pa rin ang mga siyentipiko sa kabilang banda ay optimistiko. Thank you for watching and please subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will be notified. Thank you.